Ipinagbawal muna pagkain ng shellfish sa karagatang sakop ng Milagros sa Masbate dahil sa red tide. Aabot po sa 25 residente ang naospital doon matapos umanong makakain ng shellfish. Saksi si Jessica Calinog ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Nanakit ang tiyan, nagsuka at nagdumi. Yan daw ang naranasan ng 25 residente sa Milagros, Masbate matapos umanong makakain ng tipay o capies shells. Ito po yung kinain nila, yung iba nilaga, yung iba ano lang, inihaw lang, ilano lang sa baga. Yun. Marami po silang kumain. Kami hindi nakakain yan kasi ano, dos ambiente nila rito, take dos eh. Kaya hindi na ako bumili. Nauna nang nag-abiso ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na bawal muna ang pagkolekta, pagbili, pagbenta at pagkain ng mga shellfish at alamang sa lugar. Nagpositibo kasi sa paralytic shellfish poison o red tide ang karagatang sakop ng Milagros, Masbate. Ang isang nakakatakot kasi sa paralytic shellfish poisoning ay yung tinatawag naming respiratory paralysis, kung saan yung paralytic poison po ng shellfish is naapektuhan na po yung muscles ng respiration. So, ang nangyayari po ay nahihirapan huminga ang pasyente. Ayon sa rural health physician ng Milagros, stable na ang kondisyon ng mga pasyente. Kumuha na rin ng sample ang B4 Bicol mula sa shellfish na kinain ng mga biktima para malaman kung positibo sa red toxin ang mga ito. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Bicolandia, Jessica Calinog, ang inyong saksi.